Ang Pilipinas ay kilala bilang isa sa mga pangunahing polluters ng mga karagatan sa buong mundo. Isa itong larawan ng kung paano kumonsumo ang mga Pilipino at kung anong ginagawa natin sa mga kinukonsumo natin. Pero meron tayong pwedeng gawin tungkol dyan. Yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Magandang umaga, Laguna. Ako po si Chad. Sama-sama natin pagsaluhan ang magagandang kwento, masasayang karanasan at makabuluhang usapan dito sa Laguna. Magandang araw muli, Laguna. Usapang permaculture tayo ngayong umaga. At para samahan tayo para pag-usapan ito, ang bumubuo sa Permaculture Research Philippines na nakabase dito mismo sa Los Baños, Laguna. Sina Jabez Joshua M. Flores, Griselda Dorothy Dada Mercado at Ara Kathleen Baguno. Magandang umaga, guys. Magandang umaga. Okay, simulan natin ang ating talakayan. Ano nga ba ang permaculture? Ang permaculture ay nanggaling sa dalawang salita, permanent tsaka culture. So, dati kasi, yung use ng word na permanent ay kung paano natin ginagamit yung word ngayon na sustainable. Mm-hmm. So, ang permaculture sa madaling salita ay isang disenyo sa isang sustainable na pamumuhay ng isang pamilya o ng isang komunidad. Mm-hmm. Paano ba ito nagkakaiba o nagkakapareho sa regular na agriculture? Kung compare natin siya sa mga common practices ngayon ng agriculture, ang isang pinagkaiba niya ay mas ano siya, mas nakakonekta sa nature tsaka sa community. Mm-hmm. So, malaki din ang emphasis ng permaculture sa ethics tsaka sa mga ecological design principles. At ang isa pang nagdi-distinguish dito sa permaculture ay yung kanyang emphasis sa design at sa planning. Mm-hmm. So, kung if there's such a thing as an emphasis sa design and sa planning, ano ba yung mga requirements naman niya kung sakaling I want to do something like this? Ang isang requirement sa permaculture is mag-observe. So siguro okay. Kung merong gustong mag-practice ng permaculture, obserbahan muna natin kung ano ba yung meron tayo ngayon sa ating bahay, sa ating kwarto. Mm-hmm. Tapos based sa kung ano mga meron tayo ngayon, mga resources, pag sinabing resources, hindi lang to yung mga material na bagay, kundi social capital, kung sino mga kaibigan natin, sinong pamilya natin, kapitbahay natin. I-assess natin kung ano yung meron tayo, tapos try tayo mag-come up ng isang design base sa kung ano nang meron tayo sa ngayon. So, kung pag-uusapan naman natin yung design, ano yung mga requirements kung sakaling gusto kong gumawa ng gustong gawin itong permaculture? So, una, kailangan i-assess mo muna kung ano yung meron ka. Mm-hmm. Kasi sa permaculture, iniiwasan natin na gumastos at maglabas ng pera. So, kung meron tayong mga resources na existing na, mm-hmm, gamitin muna natin yun. So, ano ba itong mga resources na to? Una, natural resources tulad okay. ng mga puno, mga halaman. At pag natin kakalimutan yung ating social capital, ito yung mga kaibigan natin, pamilya, mga kapitbahay. Mm-hmm. So, base dun sa kung anong meron tayo, dun magsa-start yung ating pagde-design. Pag nagde-design na tayo, dapat bilang isang permaculture designer, meron kang objective. Mm-hmm. So, bawat isang tao may kanya-kanyang objective sa kanyang design. So, kunyari, ikaw, ang objective mo is gusto mo lang mag-harvest ng pagkain para may makain ka sa bahay nyo. Alright. So, doon tayo magsisimula. Pero ambawa, meron bang minimum na required na land area? Like yung halaman na kailangan ko munang itanim? Ms. Dada? Wala naman. Kahit yung simpleng bakuran mo lang, kahit gano'ng kalit yan, kahit isang paso, pwede ka doon mag-start. Ganun. Okay. Pero anong halaman yung usually na pwede kong pagsimulan? Actually, permaculture ay doesn't necessarily kailangan pagtatanim. Mm-hmm. Pwede mo siyang, parang for example, sa buhay mo, ganun. Pwede ka magsimula sa, di ba, ang permaculture, sustainable siya. Mm-hmm. Tapos, as much as possible, yung minimum waste or zero. So, kunyari, wala kang lupa or hindi mo i-apply sa pagtatanim, okay. Pwede mo siyang gawin sa, paano ba tawag dito? For example, yung pag segregate ng basura, yeah. Yung mm-hmm. permaculture na yun. Kasi, ayun, sustainable siya. Magandang simula na siya. Mm-hmm. Pero kung ang tanong ay ano yung unang mong tatanim, kunyari objective mo na yung magtanim talaga, mm-hmm, maganda mm-hmm sa permaculture, nag-i-invest siya sa mga perennial crops. Right. Or ito yung mga puno na namumunga sa mga season sa isang taon. So, compared sa normal na agriculture, sa common na agrikultura na familiar tayo, ang investment niya ay sa mga annual crops. Ito yung mga pagka-harvest mo, mm-hmm, wala ka nang makukuha sa kanya. So ano ba example ng mga perennial crops? Kunyari, malunggay.
Malunggay. Kuha ka dyan, tutubo yan, buong taon na yan, hanggang mamatay na yung puno. So, yun yung isang emphasis ng permaculture. Para talaga maging sustainable yung system nyo, dapat even yung diet mo, sanay ka kumain ng mga prutas, ng mga gulay na matagal ang buhay, para hindi ka dilig ng dilig, hindi ka tanim ng tanim. Tapos wala kang pinapalaki. Tapos pwede mo siyang iwan. So, pag pwede mong iwan yung garden mo, tulad nung meron sa bahay namin, pwede ka ba gumawa ng mga ibang bagay. Okay. Paano, kung sakaling gusto kong magsimula, paano yung proseso niyo usually? Like, syempre may step by step yan, you can't just hop into it. Mm-hmm. Parang, paano yung step by step niya usually? Magandang tanong yan, no? So, ang unang step is mag-observe dun sa lugar mo. Hindi kasi pwede yung kala ng ibang tao, pag nag-consult sila sa isang permaculture designer, tapos magpapa-design sila ng, kunyari, ng property nila. Hindi ganun sa permaculture eh. Ang pwede lang itulong sa'yo nung permaculture designer is tulungan kang makilala yung property mo o yung lugar na kung saan ka magsa-start. Kasi dapat ikaw at saka yung site mo o yung project mo, dapat meron kayong close na connection talaga. Isipin ng close na connection, alam mo kunyari pag umuulan, saan ba nagbabaha? Saan ba maingay pag may mga event dun sa lugar nyo? Sino ba yung mga kapitbahay nyo? Ano ba yung mga problema na nandun sa community nyo? So, sa madaling salita, dapat medyo matagal ka na nag-stay dun sa lugar kung saan ka may balak na mag-start ng isang permaculture design. So, sa permaculture kasi may mga zone, may zonation kasi dyan eh. At ang unang zone dyan yung zone zero, which is ikaw. Okay. So, hindi mo matatanggal yung designer sa design. Alright. So, ano ba yung... So, kita natin na parang medyo marami siyang step by step as marami siyang kinoconsider, right? Ano naman ba yung mga benefits ng permaculture pag ginawa ko ito sa akin? Sa aking buhay? Pag pinasok ko siya? Siguro dun sa ano? Sa... Ay, sige. Sige. Hindi, kasi ako 6 years na ako nagpa-practice ng permaculture. Paano siya nakatulong sa'yo? Paano siya nakatulong sa akin? Una, kahit hindi naman ako umaman sa permaculture, okay. Ang umaman sa akin yung network ko ng mga tao. Tapos kahit dito natin makikita na kahit walang pera ang isang tao, marami siyang taong matutulungan. So I'm pretty sure you guys engage in permaculture then. How did it help you? For me, parang naging mas aware ako sa ginagawa ko. Mindfulness. Oo. Parang pag meron akong gagawin, kinoconsider ko yung environment, yun, yung other people, at saka kung paano ko siya masishare sa ibang tao. Oo, sa ibang tao yung ginagawa. Yun, basically the same. Yun. Kahit na medyo may idea ka naman kasi sa mga ganyang bagay, minsan kasi, as a person, mahirapan ka, saan ba ako mag-start? Laging yun yung tanong, di ba? So, little by little, magiging aware ka nga, kagaya na sabi niya, magiging aware ka sa environment mo. This is use of chemicals, halimbawa sa traditional farming. That's not good in the long run sa environment natin. So, pag tumanda na tayo, ano nang matitira sa atin sa Earth? So, kahit pa nandyan pa rin naman yung lupa, nandyan pa rin yung halaman, but is it safe to consume pa ba? Yeah. Yung tipong ganun. Tapos, hindi lang sa food, lifestyle din. Nag-change ka kasi mas nagiging aware ka nga, halimbawa, kagaya sa waste segregation. Na kahit syempre may nakasanayan ka na, o basurahan tapon. Pero yung simpleng plastic to, wag natin dito isama sa biodegradables. Yeah. Yung ganun. So parang yung zone zero mo nga yung sarili mo. Sarili, how you think, tama. Yung thought processes na involved dun sa yung lifestyle, like what you said kanina. Okay, sige, pansamantala muna natin putulin ang ating kwentuhan. Magbabalik po ang Dito sa Laguna. Ito ang Pilipinas na hindi ko nakikita. Tuloy po kayo sa Glinola Organic Farm. Ito ang Pilipinas na hindi pinag-uusapan. Hindi nababalita. Hindi nakukwento.
Kabyokid Permaculture Farm. Hindi pinapansin. Magaling ang Pilipino. Naniniwala ako. Hello from the New Way Farmers and we're here today at Tara Farms. Bae! Yeah! At lahat ng kailangan natin. Guys, I'm Edo Foronda and this is where I live. Ay nandito. At nagbabalik po andito sa Laguna. Linawin lang natin guys, no. Ang sinabi kasi natin kanina, para merong misconception na ang permaculture is exclusively tied to agriculture. Apparently, it's not. Tama ba? Can we clarify? Sige. Para kasi ang permaculture ay hindi exclusive nga sa pagtatanim, sa pag-harvest. Pero para siyang concept na i-apply mo sa buhay mo. Parang philosophy. Parang ganun. Sa lifestyle mo. Tapos, parang, if you're into planting or into, yun, food production, ganyan, i-apply mo yung permaculture din kasi yun yung ano mo. Pero hindi siya exclusively tied doon. Like, for example, sa buhay mo, yung pag-iwas mo sa paggamit ng plastic, yung pag hindi mo pagkakalat. That's part of it, right? Part na siya na. No? Parang ano siya eh. Pag natuto ka ng permaculture, magiging mindful ka na sa surroundings mo. Mm-mm. Though kasi yung roots kasi ng permaculture, nag-stem din sa environmentalism eh. Mm-mm. So, nakita nung founders nito na yung current practices ng agriculture ay nakakasira ng environment. Mm-mm. So, parang nag-follow na lang din yun. Kasi dati ang permaculture is permanent and agriculture. Tapos later, nag-evolve na siya to permanent and culture. Alright. So, kaya nagkaroon ng word na permaculture. So, kumusta naman ang adaptation nitong particular na disiplina na to sa ating bansa, sa Pilipinas? Bali, yun yung objective ng aming team is i-document yung mga nagpa-practice nito sa buong Pilipinas and then at pakita sa mga tao, ma-communicate sa kanila na mayroong mga tao nagpa-practice nito at sana yung mga practices nila ma-adapt din natin. So, yun yung pinaka-mission ng group namin. Pero kumusta ba yung adaptation niya sa kasalukuyan? Laganap na rin ba? Medyo, parang 170 yung nakita 70. Namin. 170? Practitioners. Online pa lang yun. Okay. Pero sa buong bansa na ito? Yes. Mm-hmm. Okay. Dito sa Laguna, gaano karami yung nagpa-practice na? May nakita kaming dalawa. Okay. Pero ito ay nasa network namin. So, siguro kasi yung iba, medyo hindi pa nila tinatawag yung sarili nilang permaculture designer, pero for sure, kasi parang medyo di pa sila sure permaculture designer ba ako or hindi. Mm-hmm. Kasi syempre, kung successful na sila, pwede nila sabihin na, I'm permaculture designer ako. So, feeling ko marami lang nakadaan dun sa concept na yun, pinapractice na nila, pero hindi nila kinoconsider yung sarili nila na permaculture designer. So pero yung mga na-identify ninyo na nagpa-permaculture, alam ba nila na yung term na ito ay ina-associate ba nila dun sa activity o dun sa lifestyle or kailangan pa natin i-clarify? Hindi, yung mga inaaral namin, alam na nila. So, bali yung 170 na nakita namin, mga self-proclaimed permaculture designer to. Mm-hmm. Kasi nakita namin dun sa first phase ng research namin, may dalawang klase ng permaculture designer. Yung isa, yung mga nag-aral talaga ng permaculture, tinatawag na permaculture design course or PDC. Ito yung formal na pag-aaral ng permaculture. Mm-hmm. Meron tayong mga institution dito na nagtuturo niyan. Tapos, yung pangalawang klase, yung mga natuto lang sa YouTube. Okay. Pero dahil pinapractice nila, kinoconsider na rin nila yung sarili nila na permaculture designer. Mm-hmm. Pero kailangan din malinaw sa atin na hindi porket hindi ka nag-identify na permaculture ka, pero nagpo-permaculture ka na, hindi mo na kailangang i-identify yung sarili mong na permaculture designer ka. Mm-hmm. Kasi, ang mahalaga naman, pinapractice mo yung principles. Mm-hmm. Yung permaculture label na lang din naman yun. Yeah. Wow.
So ano naman, magkwentuhan naman tayo tungkol sa inyong grupo. Ano ang Permaculture Research Philippines? Ang Permaculture Research Philippines ay isang research initiative na sinimulan ko noong 2015. Okay. Noong ako ay nasa UP Open University, estudyante ako doon. Mm-hmm. So, meron akong mga kaibigan dito sa UPLB, sa UPOU, mga staff, mga faculty na tumulong sa akin sa isang study na ginagawa ko tungkol sa network ng mga permaculture designers sa Pilipinas. Mm-hmm. So, nung graduate ako noong 2016, itinuloy ko to ngayong taon, 2018. Ni-revive ko yung grupo pero may bago ng set ng team members. So sila, mm-hmm. sila yung mga yon. Si Dada isang entomologist, si Ara isang microbiologist. How long have you been involved with Permaculture Research Philippines? Three months ago. Oh? Pero matagal na naming friends si KJ. Okay. Like, what got you into it? Nakikita kasi namin yung lifestyle niya, gano'n. Okay. Ano yung mga roles ninyo dun sa organization? Like, what do you guys primarily do sa Permaculture Research Philippines? Kami yung, ecological profiler kami ng isang permaculture design farm. Mm-hmm. So, ang ginagawa kasi namin, pagpunta namin sa farm, tinatry namin i-ID yung mga plants and animals, mm-hmm. and pati yung practices nila, components na nandun sa isang farm. Tapos, titingnan namin kung ano-ano ba yung similarities and differences ng mga designs. Mm-hmm. Basically, parang inaaral namin kung ano yung laman ng each farm. Yeah. Alright, so the group is still pretty young, no? Ano yung mga challenges na kinaharap ninyo, I mean, yung mga birthing pains ng grupo? Challenges, yung unang team ko kasi, ang naging output kasi namin, nag-publish kami. Mm-hmm. So, yun yung naging output namin. Tapos, yun lang yung nakuha nila out of the joining dun sa team. Mm-hmm. So, main challenges namin ngayon is yung maintaining a core team ng researchers, and si Dada siya kasi Ara, researchers for the team. Tapos ako yung lead. Meron kami mga ibang mga kasama, like yung drone operator namin. Mm-hmm. Tapos meron din kami ibang mga kasama na grad students. Meron din kami kasama na filmmaker. Iba-ibang projects. Mm-hmm. Pero kasama sila dun sa delegation namin. Mm-hmm. So, ngayon, ang challenge namin is yung funding. So, kasi wala naman talaga kaming funder. Although ako sa dissertation ko, is meron akong may nagpa-fund sa akin. Pero mm-hmm. para sa ano ko yun, sa personal ko na study. Nagkataon lang na ang focus ng team ngayon is part nung dissertation ko. Mm-hmm. So basically, yung grupo is apart from what you do, right? From your dissertation. Mm-hmm, kasi, although it came forth from your research. Yes. So ano mga activities yung mga ginagawa ninyo? Siyempre, bukod sa research, you do have other activities, right? Ano yung mga activities na ginagawa ninyo para sa mga permaculture practitioners? Okay. So, ngayon, bukod sa pag-go around the country, visiting yung mga sites, mm-hmm. actually, yung una naming na-conceptualize na activities for next month. Mm-hmm. Ito yung first time namin nagagawa na, may gagawin kami activity na hindi related sa research. Okay. Kasi, nag-iisip kami ng ways to raise funds on our own, bukod dun sa crowdfunding na meron kami ngayon, na mm-hmm. anyone can donate any amount, minimum of 1 peso na. Okay. So ngayon, since nagpo-post na kami, active kami sa social media, sa Facebook, sa YouTube. Mm-hmm. So marami lang nakakarinig ng ginagawa namin. At marami nagtatanong sa amin kung paano ba mag-start ng permaculture. Mahirap sagutin kasi hindi kami consultancy. Mm-hmm. Data gathering ang aming main purpose. Pero dahil gusto namin may maibalik kami dun sa mga tao, binalak namin mag-hold ng mga lecture series on what is permaculture, tas very basic lang siya. Tapos ang output nito is pag-uwi mo, may magagawa ka na. So, in partnership to with Shereza, mm-hmm. yung Zero Waste Store dito sa Los Baños, mm-hmm. doon namin siya kukunta. Na-feature din natin dito sa Laguna. So, doon namin siya gagawin. Tapos ang initial plan namin with Cherise, yung owner ng Shereza, is 10 people lang mm-hmm. per session, tapos on weekends. Mm-hmm. Tapos, pag nag-register yung mga tao, meron na silang food and drink from Shereza, mm-hmm. and yung proceeds mapupunta sa fund ng team namin. Mm-hmm.
So basically, you're starting to engage a much wider audience, no? Mm-hmm. Alright. Sige, pansamantala muna natin putulin ang ating kwentuhan. Magbabalik po ang Dito sa Laguna. At nagbabalik po andito sa Laguna, kasama pa rin natin si Jabez, Dada at Ara. Guys, ano bang may papayo ninyo sa mga nais magsimula ng permaculture? Papayo ko ay magsimula muna kayo sa kung ano yung meron kayo. Mm-hmm. At huwag matatakot mag-try at magkamali. Kunyari, gusto nyo magtanim, di kayo marunong magtanim. Kuha lang kayo ng buto kung saan man. Hagis nyo sa lupa. Tapos experiment lang kayo. Ganon din ako nagsimula. Nagtanim ako ng kamatis sa ilalim ng bubong ko, tapos inulan lang siya. So, nag-learn ako sa mistake ko, tapos nagtuloy-tuloy na ako from there. Miss Dada? Halos same lang din sa kanya. Yung mga halimbawa kumain kayo, sili, mahal yun ngayon. Sili, yung after naman nun, hindi mo nagagamitin yung buto, kahit ihagis mo lang sa ano mo sa bakuran mo. Bahala na si Batman kung tutubo siya. Mm-hmm. Pwede kang mag-start sa ganun. Tapos, kung tumubo siya, edi yehe. Kung hindi, edi... Try ulit. Mm-mm. May next time pa naman. Mm-hmm. Miss Ara? May ipapayo ko po. Kasi, di ba, one of the core aspects ng permaculture ay social network. So, madami kang... For example, sa amin, madami kaming... friends na practitioners din or nag gusto mag-practice ng permaculture. Mm-hmm. Sinusuport namin yung ano nila, yung mga businesses nila, especially mga local brands. Mm-hmm. And tulad ng yeah. Ito ba? Itong mga watch namin, gawa to sa mga reclaimed wood, tsaka bamboo, ganyan. Pati yung mga sunglasses namin. So, dahil aligned din sa goals ng permaculture itong mga negosyong nagsusuporta sa amin, yan, binibigyan nila kami ng ano ng mga products nila para din ma-promote itong mga local materials, local companies. So, yun, kung wala kayong farmer, wala kayong balak magtanim, pwede kayo mag-engage in permaculture sa pagninegosyo. Isa din po. Tsaka parang pag in-include mo kasi ito sa buhay mo, parang it's again yung lifestyle adjustment. And you supporting businesses that do this, para nakakatulong na rin siya dun sa whole concept of permaculture. Exactly. Okay, baka meron kayo mga messages or mga, include na natin yung mga contact details at activities ninyo, sabihin natin sa ating mga audience. Sige, para sa mga audience, meron kaming permaculture lecture series sa October 27 sa Xereza, sa malapit sa Agapita. Sa hapon, wala pang oras eh. So, mag-announce na lang kami sa aming social media. Meron po itong registration fee, isa po itong fundraiser, at isa ding event for knowledge building para ma-share namin yung mga natututunan namin dito sa research namin. Pwede nyo kami like sa Facebook, Permaculture Research PH, at follow nyo rin kami sa YouTube, Permaculture Research PH. At meron kaming official blog, permaculturereserchph.blogspot.com. Nandun na lahat ng kailangan nyo malaman tungkol sa grupo. Tapos kung gusto nyo mag-donate sa aming research team, meron kaming crowdfund sa gogetfunding.com. Pwede kayo mag-donate ng kahit anong amount, minimum of 1 peso only. Ang alam ko, meron ding conference, right? Baka pwede natin silang imbitahan sa conference? Meron pong second Philippine Permaculture Convergence sa November 16 to 18 dito sa CEC sa UPLB. Ito ang pinakamalaking gathering ng mga permaculture designers sa buong Pilipinas. So, meron tayong mga speakers galing sa iba-ibang fields. Meron from the government, from the academe. Meron tayong mga practitioners at mga entrepreneurs. So, kung interested po kayong malaman kung anong permaculture, attend po tayo dito sa conference na ito. Maraming salamat.
Ang permaculture ay nakaangkla sa isang konsepto na kung mas maraming gumagawa nito, ay mas malaki ang epekto nito sa ating lipunan. Isipin niyo na para siyang, ang lipunan ay parang isang relo na tayo yung mga granahe na nagpapagana dito. Pagka isa sa atin ang hindi gumagawa nito, tulad ng ang objective natin halimbawa ay maging sustainable, maging permanent, tulad nga ng sinabi kanina Jabez. Pagka isa sa atin ay hindi nagko-function, patungo dito sa ganitong objective, ay hindi natin ito ma-achieve. Kung naalala niyo sa unang episode nitong season ito, sinabi ni Ms. Che na kung mas maraming stores ang gumagawa ng zero waste program, ay mas malaking epekto nito. Ang permaculture ay yung individual na version nun. Kung mas marami tayong gumagawa ng permaculture, marami tayong nag-i-engage sa permaculture, ay mas malaki ang epekto ng permaculture sa ating lipunan, mas ramdam, at mas mabilis nating ma-achieve yung goals natin, which is to become permanent, which is to become sustainable. At dyan na po nang tatapos ang ating episode. Kung meron kayong mga komento o suggestion, maaari lamang tumawag sa numerong 536-2433 o sa 536-2511, local 312. Para naman sa mga previous episodes, maaari lamang mag-like at mag-follow sa aming Facebook page, fb.com/ditosalaguna. Muli, ako po si Chad. Samahan niyo ako sa susunod na episode ng Dito sa Laguna.